Do you know that until now we are arresting almost about 500 people individually for crimes connected with the drugs? Hanggang ngayon, pag tignan ninyo yung 8888, the names are posted and there are different people for different arrests. At ang nakukuha sa kanila in terms of seizures of the contraband would amount weekly to a billion pesos. Yan ang hindi nakalimutan nila. Hindi nila nakalimutan, rather. Yung mga victims, yung mga nanay na pinuputulan ng ulo, children raped and killed, ang robbery with rape, robbery with homicide, palagi na lang ganon, ang binibilang nila, what they showed to the ICC is the death of some criminal. Yung napatay lang. Yung masabi na pinatay dito ng army, pinatay dito ng police, hindi nga malamang kung sino and for what. Basta kung may patay dyan o walang suspect, walang tao, diretso na kaagad sa kanila and they would say extrajudicial killing. Yun ang hindi nila nakita yung the other side. Yung mga Pilipinong namatay. At mind you, marami akong police pati military namatay sa itong droga na ito. Kaya mainit talaga ako. Galit talaga ako. And I will not, you know, I will repeat my what I have said before. If you destroy my country and you destroy the young people by feeding them with drugs, you destroy the future. Pag sinira mo ang bayan kong ganun, talagang papatayin kita, anak ng put. Do not ever think na palusutin kita. Yan ang sinasabi ko sa ICC. Wala akong tinatago ano yung sinasabi ko. And I said, I will protect. Si Bato na nervyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. Sigo, huwag kang mag-alala. If there is any person who is going to prison, it would be me. But it should be a Filipino court manned by a Filipino judge and me prosecuted by a Filipino prosecutor. At magpakulong ako dito sa marami namang penal colony, dito na lang ako, pwede masyado. Ako ang magpakulong sa lahat. Ay, sinabi ko na noon I assume full responsibility. Eh sabi ko kay Bato, huwag kang mag-ano, keep quiet there and just, ako, turo mo ako, si Duterte ang nag-utos. Kung ano man yung sanalistahan mo, utos ni Duterte yan. And I will answer for all. Yan ang sinabi ko noon. And it will continue until the end of my term. Talagang papatak ng inang yan. Sirain mo ang bayan ko. You think that I'll enjoy sitting there at Malacanang on my ass while the Filipino people is suffering itong grave injustice na patay na lang na para walang seremonya. Mahirap niyan, karamihan, unsolved because we are not able or we are not successful to apprehend all. Yan ang masakit. Sabihin nila na hindi na alam kung sinong bumaril itong putang inang
drug addict na to. Eh, ayaan mo yan. Ginusto niya yan eh. Eh, itong bata. How about the innocent women? Bakit? Kagustuhan ba nila yan? Itong mga drug lord na to na eh, laro na yung mga drug. Sabi walang bugok na ito talagang. Sabi ninyo, walang big fish. Walang mayaman ngayon na Pilipino na sa droga. Mayaman na eh. Ay, kaya nga, mayaman na eh. Ang big fish na inhabol ninyo, hindi yung mga milyonaryo. Hindi sila Ayala. Hindi sila si... Sino yan? Si... Kalimutan ko tuloy batiin yung iba. Tangina kasi ito mga drugista eh. Karuan nun ako ng demensya. Peace. Kasi ang pangilinan, yun ang gusto ninyo. Yan natin. Merong dumating ng big time dito, pero nahabol rin ng gobyerno patay. Ang bago talaga, ang hindi ninyo naintindihan, nandiyan pala yung media eh, mabutit nandito kayo. Ang hindi talaga ninyo mapasok sa otak ninyo, yung mga big fish, kakapatay lang ng apat na Chinese. Yun ang mga big fish dito. Huwag kayong maghanap ng mga big fish na mga mayayaman o anak na mga yaman. Hindi na kailangan na magnegosyo ng sabuyan. Mayaman na nga eh. At saka itong napapasahan dito, they are not the ones importing. It's now an importation thing. I cannot identify with certainty. Maraming lugar saan galing yung not only from one country. So I do not have the full list of itong namamatay na ano, big fish. Ano pala gusto mo? Big fish. Bigyan kita ng tulingan pati ano. Dangge. Pati itong ano. Yung malalaki talaga. Tuna. Gusto ninyo. Bigyan ko kayo. Big fish, big fish. Tagal na namin nag-harvest ng dead fish. Before I end the ultimate, the penultimate paragraph, allow me to extend my apologies sa hindi ko na... ngayon mo lang nila ito binigay. Itong nag-prepare ng speech nito. Sino ito sila? Maybe man ito. Hindi. Oh, alam ko. Pero kung sino nag-prepare nito, patayin ko for missing out the important persons. Kaya nga, sabi ko, nag-apologize nga ako. Congressman Aleta Suarez. Saan ka na, ma'am? Congressman Angelina Helen Tan. Ang tigas dito. Puro tigas man pala ito sila. Congressman Mark Enverga. Congressman Ana Suarez. Vice Governor Samuel Nantes. With our unrelenting spirit, I am certain that we will overcome the challenges ahead. Rest assured that the collective strength of the Filipino people is behind you
as we all work towards genuine and lasting progress for our motherland. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.